District 5 Coordinator ng Manila DRRMO. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, sir. At dito nga po sa nangyari, ano? So far, kumusta po assessment at yung bilang ng mga naapektuhan talaga sa Buhaga? Sa ngayon po, ang bilang po namin ngayon, lalong-lalo na rin sa area po ng Baseco, 350 families po yung apektado. Kaya lang partial po ito, binabalidate pa rin po ng pamunuan ng barangay para matulungan po kung sino yung higit na nangangailangan. Opo. Opo. Doon sa pangyari, no, nagulat lahat kasi parang unang pagkakataon to na nangyari. So marami ba, halimbawa sa Baseco talagang nawasak yung mga bahay at yung mga establishment ay naapektuhan ng husto? Marami po. Marami pong mga bahay na na-wash out. At saka yung may mga mangilan-ngilan tayong bahay na nakitang pinatungan mismo ng mga buong bubong. Doon po bumagsak sa kanilang mga bahay. Yun po yung mga nakausap namin kahapon saka kaninang umaga. At itong mga puno na ito, sa bilang nyo, mga ilan ho bang naibuwal nung malakas sa buhawi na ito? Naku, hindi lang po siguro mga 20 po kasi meron din po tayong mga nabuwal na puno sa loob ng Intramuros. Opo. Yung power lines, kumusta? Ang power lines po natin, kagaya sa Baseco, hanggang ngayon po, may mga ilang household pa rin po doon na walang kuryente dahil yung mga main line mismo yung walang kuryente o nabuwal. Pagdating naman doon sa mga naapekto na malakas sa pag-ulan, yung pagbaha ay so far, kumusta po ang sitwasyon? Ngayon po, pansamantala silang nanunuluyan doon sa may Baseco covered court. At nakipagtulungan po sa atin ang pamunuan ng barangay, nag-request sa ating mahal na Pangulong Mayor upang ipagbigay alam kaagad itong nangyari sa kanila. Agad naman pong tumugon ang ating mahal na Pangulong Mayor, Erap Estrada, sa pangunguna po ng kanyang opisina. Katunayan nga po, kaninang umaga, pinasyalan niya po yung Baseco compound at nakipagdialogo po doon sa mga taong apektado. Sapat ho ba yung mga supplies, pagkain at iba pang pangangailangan? Sa ngayon po, sapat naman po sa palagay namin. Ngayon, umuulan na ulit dito sa ating kinatatayuan. Opo, meron po kasi tayong thunderstorm dito sa Metro Manila. Yan po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginoong Marlon Cruz po ang District Coordinator ng Manila DRRMO.